Magandang araw, ako po si Val at welcome sa aking channel, ang Kwentong Musikero. At ngayong araw na to ay meron tayong i-review na isang gamit, ang V8 sound card na makakatulong para sa ating mga content creator at mga YouTuber na nagsisimula pa lang. Pero bago lahat, syempre, intro muna tayo. Para sa lahat ng mga naghahanap ng simple at murang solusyon para sa inyong mga recording at mga demo, andito syempre yung sikat na sikat ngayon na V8 sound card. Ito po ay ginagamit para sa mga live streaming at syempre sa recording ng boses, at pwede rin po siya sa instrumento. So isa-isahin natin yan. Pero bago ang lahat, syempre, alamin muna natin ang function, ang gamit at syempre kung ano-ano yung meron dito sa V8. Ang V8 po ay isang sound card. So, kung wala kang recording interface gaya nung ito, meron akong isang video dyan, yung UM2 na isang dedicated na audio interface na ginagamit sa recording ng vocals at ng instrumento. Ito mas mura at mas madaling hanapin at affordable siya para sa mga content creator na nagsisimula pa lang gaya ko. So, unahin natin kung ano yung laman ng V8 na to. So sa harap, mga napaka-basic lang naman ng features na nandito. Unang-una, itong wheel na to, yung ating mic. Yan po yung gain natin ng mic. Tapos monitor, ito po yung naririnig natin sa headphone or sa, kung pwede kasi maglagay ka rin ng speaker dito. Kung meron kang active na speaker or meron kang amplifier sa bahay, pwede mo siya i-connect dito. Kasi pwede mo rin siyang gamitin na pang live kung nagkakaroke ka sa bahay, kasi meron siyang reverb o yung vocal effects. Next, yung sa baba, meron siya dalawa dito na yung treble niya at yung bass. Ito yung magiging EQ natin, treble and bass. Tapos yung record niya, ito yung amount ng recording na gusto mong ilabas. Tapos sa accompany, ito po yung ginagawa natin sa limbawa kung kayo yung merong live streaming. Ito po yung inyong control para sa background music nyo. Then yung reverb. Sa baba naman, ito yung mga vocal changer niya, yung auto-tune, pitch, shockwave. MC ito, parang enhancer lang siya. Tinesting ko siya. So, nakapag-enhance siya nung boses mo. Na kung hindi mo siya gagamitin, okay lang naman. Pero may konti lang naman yung epekto nung MC na to sa boses. Then yung silence. Pwede mo siyang marinig na direct or hindi. Pero ako hindi ko siya masyadong ginagamit . Kasi napansin ko pag sa live streaming, mas malinaw kung hindi siya naka-on. Then yung dodge naman, halimbawa meron kang accompany, yung pong background music mo. Pag ito naka-engage, every time na magsasalita ka, mamamatay yung music. Then after mo magsalita, babalik ulit siya. So yung parang nakikinig ka sa mga FM radios, sa mga AM radios, ganun. Na kapag nagsasalita yung DJ, biglang mawawala yung music. Pero hindi ko lang gusto, isa parang totally inaalis niya yung music. Mas maganda kasi kung magsasalita ka tapos medyo hihina lang ng konti, pero hindi nawawala. Pero itong, ewan ko yung version ba nito o yung nabili ko lang ang ganun, na talagang totally inaalis niya yung music . Then sa baba, ito yung mga effects lang, yung mga tawa-tawa, yung mga gano'n, mga palakpak na magagamit mo lang naman to sa mga live streaming kung gusto mo lang naman. So para ka nasa radyo, kung may gusto kong, kung may nakakatawa, pindot ka lang ng isa, may tatawa, pwedeng pumalakpak, yun lang naman. So syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung sa likod niya, yung mga connections natin at yung signal chain. Mamaya ipapaliwanag natin isa-isa kung paano to gagawin. So unahin natin yung phone 1 and phone 2. So kung ang gamit mo ay mobile phone lang, wala kang gamit na desktop or laptop, dito ka kukonek. Ito yung magiging main mo sa phone. Halimbawa, ito siya, phone, tapos phone 1 or phone 2 kung gusto mong mag-live or mag-recording. Diyan ka sasaksak. Gamit yung kasamang USB cable. Ito papuntang phone, at ito naman dito sa phone 1 or phone 2. Kahit ano po dyan pwede.
Ang susunod naman is yung auxiliary. Ito pa rin yung cable, ganito pa rin. Papunta naman doon sa laptop mo or sa isa pang phone para naman sa background music lang naman to. Itong auxiliary nito ay nakukontrol ng company. Diyan mo siya makukontrol yung volume niya. Ito yung magiging volume mo kung meron ka nakasaksak sa auxiliary in. Next naman, yung USB ay charging port din nito. At isa pa, mamaya papaliwanag ko sa iyo. Ito yung ginagamit kong madalas para sa laptop or sa computer naman. Next natin yung headphone at syempre yung isa pang headset. Kahit ano po dyan pwede nyong gamitin. At ito yung mic. Ito yung sa condenser mic natin. Kung gamit mo yung ito, itong BM800, ang kasama niyang cable kapag bumili ka is 3.5. Pero mo ano lang, mono lang. Kasi mic lang naman siya, hindi naman kailangan ng stereo. So dito siya ikakabit. Kasi itong mic na to is alam niyo kasi ang condenser mic ay kailangan ng 48 volts na phantom power. So meron siyang built-in dito. So once na naglagay ka ng mic na condenser dito, ay magiging active na yung mic mo. Then yung sunod naman is yung dynamic mic. Ito yung mga dynamic mic na yung karaniwan natin ginagamit, yung mga naikitan sa bahay na mga mic. So ito yung pagkasaksakan mo kung gagamit ka ng mga ordinary mic na naka mono PL. Yung mga mic na nakikita natin sa bahay, yung mga ginagamit sa video, okay. Or pwede rin siyang instrument. So mamaya yan, iisa-isahin natin. May dalawang paraan para magamit mo ang iyong V8. Unang-una, yung gamit mo itong smartphone pag gusto mo mag-record ng video or mag-vlog or live streaming. Ang isa naman ay syempre yung sa laptop or sa desktop. Pero unahin muna natin ang connection kung paano kung gagamitin mo itong iyong mobile phone. So ang unang-una mong gagawin ay mag-connect ng cable dito sa V8 natin. Siyempre, ito yung magiging source ko. Ito yung magiging main camera ko. So, ilalagay ko siya kahit sa phone 1 or sa phone 2. Tapos, siya yung ikukunik ko dito. Yan. Yan po ang connection. Sa phone 1 or sa phone 2, papunta sa iyong mobile phone. Then, ang susunod natin, siyempre, yung source natin ng mic. So, kung gamit mo is BM800, gaya nito, kukunik ka dito sa condenser. So, yan lang ang connection mo, dalawa. Kung mag-record ka lang ng video. Halimbawa, vlog lang, magkasalita ka lang, hindi mo naman kailangan ng music, ng background music. So, hindi mo na kailangan maglagay ng karagdagang mga cable para sa company. So, straight lang na pang vlog itong setup na to. Ngayon, kung live streaming naman ang gagawin mo, same pa rin. Andiyan pa rin sa phone 1 or phone 2 ang yung main cable, yung source mo na papunta sa iyong phone. Then, maglalagay ka ng isang additional na USB cable papunta sa auxiliary in. Ito yung ating magiging accompany dito or yung ating background music. So, kahit na anong source ng music na meron ka, kung meron kang laptop, kung gusto mo manggaling doon yung sounds mo, yung mga audio mo, I mean, or meron ka pang isang phone na may lamang mga audio, or kung gusto mo naman papuntang doon pa rin. Pero ang source mo is YouTube para halimbawa gusto mong kumanta sa video mo or sa live streaming mo, kakanta ka, pwede mong gamitin yung mga music na nasa YouTube. So yun yung magiging connection mo. Ulitin natin ha. Phone 1 papunta sa main camera mo. Ito siya. Tapos yung second cable mo papunta naman sa background music, yung source mo, kung ano man yan, kung phone man yan, or laptop, or desktop. Then, yung mic, assist pa rin. So, yun yung setup na papuntang mobile phone, kung ang gamit mo lang ay mobile phone.
Next naman ang ituturo ko naman sa inyo ngayon, yung setup na ginagamit ko. Ito, mas prefer ko itong setup na to kasi mas marami akong control na nagagawa sa V8. Ang setup natin, syempre, V8, mixer, kung meron ka. Ito ay 4-channel mixer. Live mixer siya na meron ding USB. So, minsan pag-recording ng instrumento or vocals, minsan ginagamit ko rin to. Bukod pa yung aking Euphoria na ito yung gamit ko ngayon, yung naririnig nyo ngayon, isa yung Euphoria UM2 na interface. So, minsan, kahit ano sa dalawang to, minsan ginagamit ko. Depende kung ano yung kailangan ko sa particular na video na gagawin ko. So, ang setup natin, V8, mixer, at syempre, desktop. So, sa desktop ko, meron akong webcam yung nakikita nyo ngayon na ginagamit ko. Ito po ay gamit lang ng Logitech na webcam. So, papakita ko sa inyo ba paano yung connection at syempre yung signal chain. So, ito yung kadalasan na ginagamit kong setup. Kapag ako ay merong tutorial gaya nito or live streaming, gamit ako ng mixer ko, V8, at yung aking VM800 na condenser. So, paano ginagawa? Ang signal chain natin, ang mic ko ay dito manggagaling sa mixer. Dito ako kukonekta sa channel 1 kasi para sa akin, mas okay siya gamitin. Dahil bukod sa meron akong additional na boost para sa gain, ay meron pa akong additional EQ. Mas gusto kong tunog ng equalization kasi ng mga mixer na ganito kaysa dito. Dito hindi siya masyadong responsive yung treble. Tsaka once na ginalaw mo yung treble niya, ang nagagalaw na epekto ng EQ niya is yung overall na tunog. So wala kang masyadong control sa voice mo. Kung magtaas ka man ng bass, lahat lumalakas yung bass, boses, at syempre kung meron kang background music, kasama rin siyang tataas dun sa bass na yon or sa treble kung ano man yung i-adjust mo. So, kung meron kang mixer, meron kang additional na control pagdating sa equalization, sa equalizer mo, at syempre, sa gain. So, ngayon pa, paano ang connection ng ating V8? So, kailangan lang natin ng standard na ito, yung micro na pang Android, yung ginagamit pa rin niya dito. Hindi ko alam kung C-type to or ano type nito. Basta, yung gamit yung cable na yon, ito yung gamit ko sa phone ko. Dito ka magasaksak sa USB. Yung charging port na minsan ginagamit natin. Akala natin yun lang ang function niya. Pero ang function talaga niya is a USB charging port at syempre, papunta din dun sa PC or sa laptop para magkaroon ka ng connection. So, ang gagawin mo lang, saksak mo lang siya. Then, yung other end niya is papuntang laptop or PC. At sa pagkakataong ito, yung desktop kong gagamitin ko. So, sasaksak ko siya sa aking desktop. Ayan. So, makikita nyo, may ilaw siya, naka-standby siya. Ibig sabihin, charging siya ngayon. Ngayon, kung ipapower ko yan, ayan. Magkakaroon siya ng kulay na halo ng blue. And pink ba yun or red? Pero parang pink kasi sa camera. Anyway, okay lang yan kung anong kulay man yan. Importante, madetect siya nung computer natin. So, meron ka ng connection ng V8 papuntang desktop natin. Ang next natin gagawin ay yung ating microphone. So, sabi ko nga, ito yung ginagamit kong microphone. So, ang aking gamit ay XLR na cable. Ang dulo niya, yung male na dulo dito sa mixer, sa channel 1. At yung female naman na dulo ay dun sa ating microphone or dun sa VM800 na gagamitin natin. So, saksak natin siya. So, ang next naman na gagawin natin ay yung connection naman ng ating mixer papunta sa V8. So, paano sila magkoconnect? So, ang signal chain natin na mic papunta sa mixer. Mixer kailangan pumasok sa V8 para marinig ng ating PC lahat ng lalabas dito sa V8. So, ang magiging connection ko sa main out
kukuha ako ng RCA cable. So dahil 3.5 pa rin yung gamit ng RCA, kailangan pa rin natin ng adapter. Kasi pang malaki po yung ginagamit dito sa dynamic mic. So, kabit lang natin sa dynamic mic. Ayan na. Kung ang purpose mo lang is gumawa ng vlog or gumawa ng tutorial, ito na yon. Wala ka na ibang ilalagay kasi kung hindi mo naman kailangan ng background music na kasabay dahil pwede mo naman yan sa post-production mo, pwede ka naman mag-add ng music. Hindi mo naman kailangan maglagay na ng music dito sa auxiliary or kahit dito sa mixer mo. So, okay na to para sa simpleng setup mo. Ngayon, kung gagamit ka naman na gantong setup at gagamitin mo sa live streaming, so, same yung ano, same pa rin yung process. Ganyan-ganyan pa rin yung connection mo. Ang magkakaroon lang ng additional is yung ating auxiliary, yung para sa background music mo. Since nakakabit ako sa lap sa computer ko, sa desktop ko, ang magiging auxiliary ko, so sa auxiliary, ay yung aking phone. Doon ako magkakabit ng auxiliary para naman sa aking mga gagamitin na background music habang ako ay nag-i-stream. So, yan ang magiging connection ko. So, ito yung magiging setup natin. Paano ko makita? Yan. Para makita nyo lang. So, ito yung magiging setup natin kapag tayo ay nag-i-stream. Gamit tayo mixer. Papunta sa V8. V8 papuntang desktop. Then, yung ating auxiliary ay dun sa ating smartphone. So, ipaparinig ko sa inyo at papakita ko sa inyo ng actual kung paano yung tunog ng ganitong setup. So, ito na yung setup na ginagamit ko. Pakita ko sa inyo ulit yung, ulitin natin yung signal chain natin, ha? Mula sa umpisa. So, ang gamit natin ay V8 to desktop. Desktop computer ko ang ginagamit ko. Ito yung webcam na gamit ko ngayon. So, mula dito sa V8, yung USB or yung charging port na nakikita natin sa likod, doon tayo ating USB papunta doon sa ating desktop. So, papunta naman sa mixer. Ang ating mic naman, ang ating microphone naman, yung ating BM800 naman, ay nakasaksak dito sa mixer na papunta naman, na palabas sa out. So, yung out natin, kinonekta natin sa V8. Tapos, nilagay natin dito sa dynamic microphone input ng V8. So, itong ating mixer ay magisilbing preamp ng ating microphone papunta dito sa ating V8. So, ipatulogin natin. Ito yung narinig yung audio ngayon, yung aking mic. Gaya nga lang sabi ko sa kanina, merong karagdagang mga EQ niyan. Gaya ng pag gusto kong maglakas pa ng low. So, meron akong ditong additional na EQ. Yan, kung gusto kong i-high pass filter. Kung ayoko masyadong mga lobo yung voice ko, pwede akong mag-high pass filter dito sa aking mixer. So, may additional akong gain. Kung nahihinaan ako, pwede akong maglakas pa rito. Kung gusto ko ng high, syempre, nandyan yung high ko. Hindi gaya nung nakarekta ka sa V8, kung ano lang yung tunog na nandito, hindi ko masyadong, actually may epekto naman siya kahit paano, pero hindi ko lang gusto yung equalization na meron yung V8. So yun, nagsaksak na rin ako ng isang phone para sa aking halimbawa, gusto ko nang nag-live stream na ako at syempre kailangan ko ng background music. Eto na siya. Ayan. So may background music na tayo. At syempre, lahat ng controls dito magagamit mo na. Yung reverb, kung gusto mo kumanta. Ayan. So pwede mong hinaan yung background music habang nagsasalita ka. Pwede mo nang laksan. Or pwede mong gamitin yung dodge. Ayan, para pag nagsalita ka, mawawala yung music. Yan, then babalik siya yung music after mong magsalita.
Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi mas gusto ko yung, mas prefer ko yung ano, yung manual ko siyang ihinaan. Gusto ko yung may naiiwan na music kahit papano. Ayoko nung totally biglang nawawala yung music habang nagasalita ako. So ayun, yan yung ating setup at sana natutunan nyo. At ulitin natin ulit sa huling pagkakataon para medyo malinaw-linaw ng konti sa inyo. Ang gamit po natin ay desktop computer papuntang V8. Ito pong ating ito pong ginagamit kong sound card. Ang gagawin niyo lang diyan para mapagana niyo kung ano man yung gamit niyo na recording software ay i-ano niyo lang sa settings lang po. Puntahan niyo yung settings niyo. Hanapin niyo yung audio, then makikita niyo yung USB 2.0. Yun po ang i-select niyo para siya yung ma-recognize nung software at siya yung gamitin na audio nung PC niyo. Then after noon, okay na lahat. Ito na yung setup natin. Pwede mo na siyang gamitin sa live streaming at syempre kung meron kang vlog or meron kang demo na gagawin. So ito yung output ng ating setup na ginawa natin kanina. So ano ba sa tingin nyo mas maganda? Yung kaninang setup ko, yung gamit yung aking Behringer UM2 or itong ating V8. Pero para sa akin kasi depende sa paggagamitan. Namimili ako kung anong gagamitin ko. Tatlo naman yung meron ako, isang mixer na USB, isang audio interface na USB, at syempre, itong ating V8. So, paki-comment lang sa baba kung anong setup yung mas nagustuhan nyo. At kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa akin. Kung nagustuhan mo ang video na to, syempre, huwag mo nakalimutang mag-subscribe, i-like yung aking video, at syempre, i-hit yung notification bell sa taas para lagi kang updated kung meron ako mga ilalabas na mga bagong videos at mga tips para sa inyo lahat. So, sana may natutunan kayo sa araw na to. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit next time. Ako po si Val at ito ang Kwentong Musikero.